Good morning po. Good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noy's Vlogs po. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Medyo ang init po is ano na lang, pakonti-konti na lang. Sana naman umulan na, pero wag naman yung sobrang parang bagyo na mga kababayan ko. Mga kababayan ko, ito ay patungkol po sa isang OFW. Kasi umuwi siya sa bayan natin, galing siyang Dubai, mga kababayan ko. And then meron po siyang dalang cellphone. I think parehong iPhone po, mga kababayan ko. So hinaram po siya ng custom po sa Clark International Airport po. Ang ginawa ng ano ng mga taga custom po ay na-check po siya, kasi dineclare naman po niya kasi kung ano yung mga, maski Pilipino ka na, kunyari balikbayan ka o na bakasyon ka lang, kailangan may i-declare ka na yung kung ano yung mga dala mong mga valued item, mga babayan ko. So dineclare niya dalawang iPhone nakita sa x-ray ng custom, mga babayan ko. Pinagbabayad po siya ng 10,000 piso po. Second hand lang naman po yung cellphone po. And then I guess yung isa medyo bago-bago, pinagbabayad po siya. What I know, mga babayan ko, hanggang dalawa lang cellphone yan, or depend, ano ba dala-dala ko cellphone dati? Ay, dalawa lang po. Declare nyo po kung para saan po yan. Kayo ba travel blogger o content creator kayo? O ganun, idadala nyo, kasi ito yung sabi niya, mga babayan ko, ha. Sinabi ng isang babae, worth 100,000 yan. Tapos, ay sabi ko po, hindi po, iPhone 12 lang po yan. Tapos po, sabi ko, second hand lang po yan. Ayun. Tapos, di inihingi po na lang yung resibo. Tapos, di sabi ko, ako po, ano lang po yan, in order ko lang po yan online sa Dubai, dun sa may noon. Dun po sa may, ano po yan, kasi po ireregalo niya po dun sa may, pinadala lang. Sa may anak niya magbe-birthday po ng 18 years old. Tapos yung opo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya, sa lolo niya. Tapos di inaano po nila yung, parang may tinitingnan po silang inaano po nila yung presyo. Tapos sabi ko po dun sa Oppo, ay binidyo ko po yung mga phone. Yung ang sinasabi ko po sa inyo na hindi ko po intention na ibidyo ko po yung nangyari. Hindi ko po intention yon. Kaya alam niyo, mga babayan ko, mga OFW, mga kakilalang OFW, maybe siguro kunyari bibigyan ng telepono, either smartphone or Apple yan, ang mas maganda siguro, ipadala niya lang yung pera dito sa Pilipinas para dito na lang bibili ng telepono kung anong gusto ng kamag-anak yung telepono. Kasi pag nakita sa x-ray po, kasi ang telepono hindi pwede i-check in eh. Diba? I-hand carry natin yan eh. Kailangan siguro i-declare niya lang kung ilan dala niyo, kasi talagang pagbabayarin kayo kung mga more than 2 po. Oh, at kailangan, dala nyo po ang resibo. Oh. Depende kasi sa presyo po. Kung may smartphone na mura lang sa Amerika ngayon, mayroon $50, may smartphone ka na eh. Oh. Ano yung resibo? Kung nawala, hindi. Mas maganda, picture nyo yung resibo. Screenshot nyo. Kung mawala mang resibo, may copy kayo sa telepono nyo po, mga kababayan ko. Ganun na lang po kasi, hassle po yan. In fairness sa cost naman natin, ginagawa nila ang trabaho nila, mga babayan ko. Kaya ang ano na lang, ang tip na ng mga babayan ko, kung may ipon na kayo, kasi mga OFW, minsan after 10 years umuwi, o maraming ipon na yan. So excited sila, ay bibili kong telepono rito sa ano na to, sa Hong Kong, sa Dubai, o Singapore. Kasi baka makikita sa x-ray po yan, hassle, harangin po kayo ng custom po. Pwede pong makita yung bag nyo po, kasi nakita po namin sa bag nyo, may dala kayong 5 phone. Baka pwede pong pa-check lang po yan. O, ganun naman po. I-declare nyo na, pero kailangan may resibo po yan, ha. What I know, sabi ng, meron tayong policy. Kunyari, may dala kayong bag, balikbayan box. Less than 100,000 dapat yon yung box nyo. Pag nag-exceed ng 100,000 yon, magbabayad kayo ng duties. O, yun ang alam ko, ha. Yun ang panahon ni Duterte, mga babayan ko, ha. Kaya,
huwag kayo masyado magdadala ng mga elektro, lalo na lang electronics. Ha? Kasi minsan eh, iche-check pa nila yan eh, mare daw nila kung may laman doon illegal yan. Yung mga ganyan eh. Tapos yung mga electronics naman, kung meron naman tayo dito sa Pilipinas, eh padala nyo lang yung pera, sila na lang ang bibili ng mga siguro, mga Bluetooth speaker, mga accessories sa telepono. Kasi minsan meron naman tayo dito sa Pilipinas, gusto pa doon bibili sa ibang bansa. Eh, para siyempre sikat, mga babayan ko. Ganun na lang para tingin yung kwento niya. Sandali lang ito, mahaba ito eh. Hindi siya nagbayad talaga, pinaglaban niya. Po nila yung phone na yon, na kinuha po sa custom at hindi po po, baka isipin po nila, sinasabi-sabi ko lang na kinuha sa custom, tapos inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nag-video, na sabi ko, oh Pearl, sabi ko, eto yung ano mo, sinasabat dito, tapos sabi po ng babae, hindi namin sinasabat. Eh sabi ko, eh ano po yun, kung hindi nyo, ay ano pong ibig sabihin nito? Inuhold lang namin. Yun po ang sabi niya. Tapos, tino mo? Ay, ipapaliwanag ko rin po pala, doon sa may video, meron po mga babae na naando doon sa may ano na. Minsan kasi mga babayan ko, hindi ka naman nila lahat. Mga taong gobyerno minsan nangungursunada po 'yan. Siguro sa tingin nila, ay kayang-kaya natin 'to. Pero huwag kayong magpapatalo. Kung talagang tama ang ginawa nyo, ipaglaban nyo. Pero kung marami kayong dala naman telepono, apa, meron ba naman isa, dalawa, ang alam nyo, ang dalang telepono galing abroad, 20 piraso. Ay kailangan, magbabayad talaga siya ng duty siya, mga babayan ko. 20 piraso ang dala niyang ano, telepono. Ano gagawin niya ron? Ano, personal ba yun? Gift yun? O ibibenta niya? Eh kasi ganun ina-assume ng custom natin eh. Pag more than mga 2, eh lalo na lang 20 piraso, 20 pieces. Eh syempre, magdududa na gobyerno nyo, dami nyo itong telepono. Siguro ininegosyo to. Ganun mga kababayan ko. Kung talaga magbibigay kayo ng gift lang, regalo, might as well, pera na lang ipadala nyo sa kamag-anak nyo. Para, kasi hassle yan mga kababayan ko. Oh, hassle yan. Kaya, minsan magtatagal kayo niyan. Eh, yung kami nga, kakaanak namin, buti, sabagay, lima kami, dalawang, tagalawa kaming phone yung mga barako ko, hindi mo kami sinita kasi, yun ang alaw mga kababayan ko, dalawa lang. Ang tira, pero kung siguro, namimili minsan kasi ang costume, porkit iPhone pa, mahal na ba? Eh, kung second hand nga yun eh. O, di ba? Konti na lang, mahaba-haba na eh. Hagip dun sa may video ko. Yung luggage po yun, sa kanila po yun, hindi po yun akin. Isang ano, nagbibideo si ma'am. Sabi niya pong ganun, nagbibideo. Tapos sabi po nung lalaki, bawal, ma'am, bawal po ang magbideo, sabi niya. Kaya po sinabi ko, naka-live ako. Pero ang totoo po, na dalin po yung phone. So, kung di yun lang panood yun sa tukol sa alahas naman. Ang alahas po, pwede po kayong magdala. Pero, less than 1 kilo lang ha. Lalo na sa Dubai, daming mga ginto dyan, di ba? Sa ibang bansa, Saudi. Pag more than 1 kilo na, ibubwis na kayo mga babayong, itatax na kayo. Basta less than 1 kilo, pwede kayo magdala. Kasi nire-research ko yun sa Google mga babayong ko. Ganun na lang, kung talagang may pambayad kayo, kung more than 2 ang dala nyo or 5 ang dala yung telepono, ay maganda kayo nang ibabayad. Di ba? Ay ganun ang policy natin. In fairness naman. O isang araw, galing Netherlands, basta galing ibang bansa, Europe, dineclare nila is dog food daw. Yung pala, illegal substance. Oh. At least nahuli ng costume eh. Ecstasy. Diba? Oh, shoutout muna tayo mga babayan ko. Ano ba yung magbabagay ng ano, yung parang yung magpapadala kayong fee ba yun? Ano ba yung $4 or $5 lang eh? O, magkano ba yun lang? Siguro mga 250 pesos o 300. Kaysa harangin, kaysa airport, hassle pa.
Magpadala kayo ng pera na sa kamag-anak nyo kung anong gustong bilhin ng telepono, di ba? Ang isa shoutout natin ay si, ang first honor ko ay si, sino bang first honor ko? Si Michi Tiger Field, Ate Ruby Vlog, Cherry Papus Adventure, Church Oxystyle, Shinjin Vlog Official, Charlene Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, Coach MB, Mama Lynn Official, Amlena Vlogs, Tessa Barrio Official, Simply Grace Inaanak, Nanay Eva TV, Jovan De Motorista, Nibuko Salad, Papaya, Principal Kim, Mayang Vlogs, Chaps de la Cruz, Milatina, May Bunso, Get Well Ha, Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Eher Purple, Junito Marinado, Akisha Pabia, Mayra T. Sanchez, Capitec TV, Raimi Perolino, Tony Marcia, Lizard Easy Mix, NJ Mix Vlogs, Lovely Mood Forever, Angel Mix Vlogs, Arlene Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, ano ba to? Mami ni Raj, Eunice and Burgess Tandem, Baby Yashi Official, Malus TV, Food Trip Ranger Adventure, Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Longenson ng New Zealand, Dems Cake with the Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Eris Neris, Evelyn Official, Evelyn Orase, Ate Isabel, Tess Padulina, Nina Lares Marlosano, Marites Coho, Kodios TV, Angie of San Francisco, Pedro Albino, Kapaternaga, Roswell Adventure, Family Power Vlogs, Jovis Official Channel, Charles Lumabig, Tita Pearl, Boss Anin, Gerdy Mercer, Casey, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, JC is Over, Dayang Love Lace, Texum, Glenn D. Anuel, Mother Earth, John Carroll Vlog, Beth Pilapid, Itchel Vlog, Maricel Vlog, Anthony NLD Airoso, Kapango Vlog, Kaligatan TV, mga kababayan, sino pa ba? Si Mother Earth, nandun na, no? Kasi mga babayan ko, sa sobrang excitement ng mga OFW natin, hindi natin sila masisisi. Ano na lang? For example, may magpapadala sa inyo na sobrang naman dami. Pwede kayong tumanggi. Ay, ayoko, baka pagbayarin ako niyan eh. Kung gusto mo, kasi ang dala kong telepono ito, dalawa lang, eh kung tatlo, ang dadalhin mo, or apat na, ay mangikay ng pambayad just in case lang. Eh kung itax kayo, nagbabayad kayo ng duties, di ba? Isushoulder ng nagpadala sa inyo. Alam naman kayo magbabayan. O ganun na lang, pwede, may karapatan kayo magsabing no. Ay, sorry, marami na akong dala eh. Oh, unless kung kamag-anak mo yung papadala, matatanggihan mo ba yan? Pero kung yung mga best friend, siguro pwede kung, pero kung ilang araw mo lang nakilala, eh pwede padala to. Oh. Kung mga chocolate naman, kunyari, chocolate lang to, buksan nyo yung package. Malay mo kung may illegal dun, di ba? Para maging playing safe kayo, mga babayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Peace sa inyo lahat. Bye.